Hindi. Alam mo, Lon, so mapag-usapan nga natin. So, sabi ko kanina, napakainit ng panahon, di ba? Kasing init na mga kaganapan na nagaganap ngayon. Ano bang mga current issues na meron tayo? Tulad nung, syempre, yung nilabas na document ni Madam Maharlika. Madam Maharlika. Oh. Yun yung pulburon. Nagawa pinaya. Ng AI. Oo, nagawa raw ng AI. Marios. Tapos, hindi pa rin nasasagot ng formal. Ang ginawa, ang tagasagot nila ron, yung PIDEA. Pero yung sa last vlog natin, kasi may init yung maigingan na hinto na. Nung unang araw, talagang grabe yung bakbakan, yung bardagulan sa social media. Kung napapansin nyo, minsan sa Facebook, lalo sa Twitter. Kaya ang title natin, tama na muna bardagulan, drug test na, now na. Tapos ang isang issue pa ay ang extraction. Yung extraction na wag nating ano ha? Wag nating tatabunan, wag natin siyang isa side step dahil ito ang alam mo malaking pasabog ang papel tungkol sa di umano illegal na paggamit ng pulburon. Gamitin natin 'yon kasi na-flag din kami. Ah, ganoon. Kaya pala ginagamit oo, ng oo, so yung pulburon ng ating pangulo. Yung ebidensya ang tibay. No, although dinidiscredit ng iba, ang wag natin din i-discredit, malaki rin ang ebidensya at malakas ang ebidensya dito sa extraction audio dun na nilalas. Doon sa pulburon, maraming taong dapat tanungin o sumagot. Unang-una, syempre ang Pangulong Bongbong Marcos dahil siya yung inaakusahan. At yung pangalawa, yung mga opisyalis ng PIDEA. At pangatlo, yung isang artista na sinasabing kasama doon, yung may-ari ng... Oh, we give it to her, she's a private entity. Oo, yung may-ari ng unit diba? Na sabi naman na sabi patay na. Siya rin daw? Yun, kaya nga eh. May makakasagot saka. At saka yung may-ari ng mga sakyan na sinasabi natin. Kasi kanya question ng iba na pat sa spelling, mali. Pero regardless kung tama yung spelling ng Isuzu o hindi, ang makikita natin dyan, walang kamalian. Kung kanino nakarehistro, yung mga sasakyan tinukoy dun sa dokumento ng PIDEA na supposedly, yun yung tinatawag na pre-operation report. No? Yes. Na isang paraan ng mga operatives natin na bago isagawa ang raid, may tinatawag na pre-operation report na hindi na ituloy. Uh-oh. So, eto, sabi ko, may mga taong involved. Sa extraction, may mga taong involved din. Na of course, sino-sino ba yung nasa isap? Sino-sino ba yung mga napunta ron? Mm-mm. Bigla lang nun, ibalik ko lang din, bigla lang pumasok sa isip ko. Diba ang akusasyon nila is, ang ebidensya tungkol sa PIDEA paper, yung pre-operation paper na yan, uh-oh, ay gawa di umano ng AI. Uh-oh. Yun yung pang-discredit nila. Uh-oh. Alam mo Marlon, kung gagawa na lang din ako na gamit ang AI, bakit pre-operation pa? Bakit pre-operation correct application or paper correct or permit to operate na yan? Bakit yun pa? Ba't di ko nalang pinagawa sa AI na, oy, gawin mong positive yan, ha? Sabihin mo, durugista talaga yan. Diba? Correct. Sana gano'n na lang. Bakit saka, naisip pa ni AI o pre-operation na lang? At saka, bakit sinabi agad na AI? Ang ginagamit ang AI sa video, etong dokumento to, editing hard, software lang oh, din. Oh, ano ba yun? Diba? Isang papel, isang pirasong papel, na hindi kayang, alam mo yun? Well, integrated na rin naman ng AI sa editing ng mga documents. O dahil nakahanda sila ng offensive, ano yeah, nila. Yeah, maybe diba? That. Nahuli sila dun sa statement nilang yon. Well, sige, ibalik natin. Ang title po natin ngayon eh, involve, ano ba yung tagalang ng involve? Nawala ako. Sangkot. Sangkot? Oo. Sangkot ba ang pulburon? May kinalaman ba ang pulburon? May kinalaman ba ang pulburon sa extraction? So, yun ang tanong natin ngayon. Ang extraction, sino ang involved dito? Ang involved dito ay ang ating makikisig at matipunong mga uniform personnel. Particular sa ISAP. Particular sa ISAP. At syempre, yung involved naman na tinutukoy dito, ayon sa report ni Ma'am Marlica, ay si First Lady Lisa Araneta Marcos na hanggang ngayon, inaantay natin na maglabas ng kanyang sariling statement. To deny it, to that deny it's it not her voice, that it's an AI voice, and it's, you know, it's so easy. If you can easily give a statement na ang dokumentong PIDEA ay AI, you can also easily use it as the same excuse you have na hindi mo boses yun. Correct. Hindi boses yun ni Social Secretary
Bianca Zobel. Correct. Na hindi yun boses ni another one kasi from FL yung ano yung Dear Louie. Yung Dear Louie, diba? No? Hindi na, na, na di umano, yun. Asawa naman ni Teddy Boy. Ni then DFA secretary Teddy Boy. Luxin. Ma'am, i-ano lang natin, connect lang natin ha? Kasi bago na nangyari itong extraction issue na isiniwalat ni Ma'am Maharlika, merong nilabas na video message or ang unang ginang? Oo. Ito dating January 7, 2023, naglabas ito. Natatandaan niyo po ba yung video na parang naka-selfie siya na ganyan at sinasabi niya ganyan, "Hi everyone, I'm with Demi, Demi Zagala. Yes, Demi Zagala. I have nothing to do with ESAF and appointments. If you keep using my name, I shall tell my husband not to appoint you." Yung gano'n, di ba? Classic yung mga statement na yun. Oh, yung parang it's like you contradicted your first statement, di ba? Yun. Ang tanong kasi dyan, Erlon, why was that message very specific to ESAF? Kasi alam mo, yung mga panahon na yon, nandun na ang demoralisasyon amongst uniform personnel. Yun yung mainit yung takbo. Mainit na yung ano eh, mainit na yung demoralized na yung mga official, tapos maingay na at matunog na na siya ang nagtitimon. Tama ba yung term mo? Oh, tama, siya yung nagmamando, siya yung nagli-lideran. When she has no functions or duties over them. Saka kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga panahon na to na napabalita noon, na ultimo sa cab crame, may tumawid ng tangke. Ibig sabihin, may movement na napigilan na sana hindi to ako. Alam mo, nakakalungkot yung ganyan, yung demoralization sa ating military. Dahil lang sa pakikialam ng isang civilian? Ng isang civilian, di ba? Alam mo, yung mga military, ang daming sinasakripisyo niyan sa sarili nila. Mismo. Military is a vocation na tawag nga dyan yung many are called but few are chosen, di ba? Kasi it requires what? It requires your commitment. Yung commitment na yan, Lon, kung ikaw ay nasa Luzon, dalhin ka sa Mindanao, you cannot say no. Precisely. Yes. Yan, nandyan yung dedication mo, nandyan yung dapat choice mo. Although yung choice mo is nakaayon sa dahil sinabi ng aking office, ang mataas na opisyal, susunod po ako sa inyo. At yung sakripisyo? Yung sakripisyo. May hiwalay ka sa pamilya mo? Totoo. Paglabas mo pa lang ng bahay mo, yung isang paa mo, nasa hukay na. Skills mo. Skills dahil mo. Dahil yan, if inaral mo sa sarili mo, in-invest mo ang oras mo at ang sarili mo para malaman kung ano ang dapat na skills na para ma-perform mo ang duties mo. At alam mo pa kung ano yan? Ano? Loyalty mo. Yun. Ang loyalty mo, pangalawa na lang ang pamilya mo. Dahil ang loyalty mo, nasa kapwa mo, Pilipino, at nasa bansa mo. Pero itong nangyari sa... Pero demoralize sila. Demoralize? Diba? Hindi, kaya nga eh. Itong nangyari sa... Kaya mainit yung, ano, yung extraction. Kung aaralin lang talaga ng lahat, dapat ba talagang, kung totoo ito ah, di umano, dapat ba talagang makialam ang asawa ng Pangulo ng Bansa para utusan ang isang ahensya o ang isang law enforcement agency na katulad ng ESA para utusan na may kuning bata sa abroad dahil lamang gustong may tulungan na kaibigan na lalaki? Okay. Hindi eh. Diba? Napakasimple ng sagot dyan. Yan ay isang issue na dapat nasa family court. Hindi mo dapat involve ang gobyerno. Kung merong security risk between your country and that country, that should involve a government-to-government transaction. Yeah. But, pero dito sa issue ng extraction loan, merong isang private entity na involved. Remember, lumabas, di umano, audio voice ni Social Secretary, what's her name? Bianca Zobel. Wherein she is heard saying na, "Hi Liz, parang Thor called me up. I think wag mo na daw galawin ng ESAF because I think ganun siya eh. Hindi rin niya alam yung mga terms eh. Meron daw extraction. I might be saying the wrong thing. Please call Thor." So lumabas yung name na yon.
And apparently, based on research, ito ay isang negosyante na merong pag-aaring private investigation company. Oo, talaga? Oo. Yung Thor? So, yun ang tanong ko lon. Involved ang ISAF. Oo. Involved di umano ang First Lady. Oo. Gobyerno, ahensya ng gobyerno ang ISAF. Mm-hmm. Asawa ng isang political personality, mm-hmm, ang unang ginang. Oo. Nasaan ang disconnect? Siya, diba? Totoo. Because totoo, she should not be involved, mm-hmm, at all. At saka, sino yung civilian na yun na Thor para sabihin sa First Lady nasabihan na huwag galawin yung ISAF? Una, sino yung civilian? Anong kay ni civilian para sabihan si First Lady? At ano rin ang kay ni First Lady para naman pakialaman yung transaksyon o kalakaran sa ISAF? Yun. Diba? Ano bang itong kalakaran na to? Kasi ang if although alam niyo na to ay hinihimay lang namin, gusto lang namin kayong i-refresh para may background. Para may background kung paano ito maire-relate doon sa dulo ng ating objective sa pag-uusap na to. Yung tatay ng mga bata na di umano kaibigan ni First Lady, nangangalang Francis Chua. Francis Choi yata. Or, Francis Choi, Francis Chua. Siguro, ganyan, diba? Ganun ang name. Ang gusto ng ng asawa, ang gusto ng tatay, makuha ang anak. Lumapit kay Madam dahil si Madam ay isang makapangyarihang entity sa gobyerno. Oh, magkaibigan sila. Magkaibigan sila. Okay, okay. Family friend. At ako naman para i-exhaust ko lahat ng resources ko at gamitin ang ahensya ng gobyerno para gawin ko sa'yo. Uh-huh. Kaibigan tayo. Ikaw may problema ka, lumapit ka sa akin. Diba? Bakit ako, tapos presidente ako ng bansa, o sabihin na natin asawa ko ng presidente ng bansa, ba't di kita tutulungan? Eh paano kung kasama pa siya sa Pulburon Circle of Friends? Ay, kaibigan nga. Paano? Nagtatanong lang naman tayo, ha? Diba? Okay. Kung kasama to sa Pulburon Circle of Friends. Eh, BFF nga. O, pero, diba, no? Mm. Dapat sumagot si First Lady, saka si Mr. Chua sumagot. Na... Okay, sige. Sa mga kwentong narinig na yan, nailatag okay. Oo. Na nagkaroon nga ng extraction. Di umano. Oo. Nagkaroon ng extraction. Oo. Nakuha ng tatay ang mga bata. Aha. Oo, tama. Ganun niya kamahal ang pamilya niya, Lon. Siyempre, tatay ka eh. Tatay. Paglalaban mo yung ano mo. Hmm. Paglalaban mo yung anak mo. Pero yun lang ba talaga? Ba't di mo pinaglaban yung asawa mo? Eh baka naman talaga hindi na sila, alam mo yun, hindi na sila in good terms. Pero Lon, sa lumapit sa atin, at nagkwento ng side nila ng story, ah. Okay pa po ba yung audio namin? Pasensya audio, maingay, na po, no? Ah. Maingay yung orchestra, eh. Huwag na nang bayaran yun. Bawi ng budget nun. Hindi, ginikash ko na eh. Ah, naka-ginikash ko. Wala ganyan yun. Kumusta po ang audio natin? Audio namin. Kumusta audio. May ano, namali kami. PNP chip ngayon, ayaw ata sa drug test. Bakit kaya? Okay, mamaya ako sagutin naman. Okay, if we go back to it, no? Sige, hindi na kayo ayos ng asawa mo. Oo. Kinuha ko ang anak ko. Oo. Lon, alam mo ba kung ano pang totoo? Ano? Meron pang hindi nakuha yung mama. Ano yun? iPad. iPad? Di yung ano, iPad. Anong iPad? Yun, milyonaryo yun. Pwede naman tayo bumili ng Lon, iPad. Sa lahat ng, kahit ngayon, bumili ka pa, Mela, iPad. Sa lahat ng pagtatap niya ng services or ng servisyo ng mga agencies ng gobyerno, yun, di umano ay para makuha ang iPad niya doon sa ex niya. Bakit? Ano laman ng iPad? Eh, baka Sugar Crush. Wow. Ano mo yung game? Oo, ano mo yung... Baka Candy Crush. Sugar Crush. Nahalata. Baka Candy Crush. Kasi nasa high level na siya doon. Gusto na niyang kunin yung ano. Kung hindi iPad, baka cellphone, no? O baka laptop. Gadget, Lon. Gadget. Ano ang laman ng gadget? Six ano nga kaya nun? Totoo ba yun, Mr. Sir Francis Chua, sir? Chua? Choi? I don't know. Okay, pero basta, like, eh. Totoo kaya yun sa mga tatay ng mga bata na may hinahabol? Totoo ba yun? At kung totoo yung may hinahabol, ano kaya laman? I-relate natin ngayon. Oo. Ang PDEA, naglabas ng statement. Oo. Against, para madibang kung ano yung sinasabi ni Madam Maharlika. Oo. Ang tapang sa tapang ni Madam Maharlika. Okay. Na nahimik ng kaunti ngayon ang ano, ang mga bumabanat sa kanya, di ba? Totoo. Dahil sinabi ng Ali na huwag niyo akong susubukan. Huwag ako.
Sa part 1 pa lang tayo, sabi. Ibig sabihin, dami pa talagang hawak na. Part 2. Alam mo, di umano, Marlon. Ano? Part 2. Ano? iPad. Damn. Ano iPad naman? Eh, ano ngayon? Ito, iPad din. Eh, ano ba ang part 2 na sinasabi ni Madam? Yun yung video, no? Pulburon video, no? Video? Eh, wala. Didimog din nila kasi AI nga. Bakit kailangan mo lumipad pa Turkey at manggulo ng ahensya ng gobyerno para makuha yung sinasabi? Teka lang ha, iPad. teka lang. Di umano. Teka lang ha. Hindi kaya yung iPad na hinahabol kay ma'am sa nanay? Hmm. Nasa kamay na ngayon ng ano? Ni Ma'am Maharlika? Nagtatanong lang ha? O baka ibang iPad to? Hindi ko alam yung bang mga laman ng iPad, hindi mo yan pwedeng i-email? Oo, or nga, no? Maling... Pwede, well, no? Email probably, dahil sa dami, hindi kaya ng email. Pero meron din naman eh, kung mga... USB Marlon ni. Oh, sorry, gumalaw na naman. Pang backup eh, ng files. Talaga? Hmm. So, ano kaya laman nun? Oh, sige, ito. Sa mga ka-third floor studio, sa tingin nyo, ano laman nung iPad na yun, ha? Doon sa... Alam mo ko kami, ginagawa na lang din namin interesting. Yung the way we deliver the story handed to us, syempre alam namin. Ay, di ko pala alam. Alam mo ba? Ako nagtatanong. Ako din nagtatanong eh. Nagtatanong na lang din ako. Hindi ko na lang din po alam. Saka kahit naman alam ko, ang hirap sabihin dito diretso, mag-gurgur tayo. Oh, kaya tanong tayo. Tanong. Alam mo, pag nag-gurgur tayo, malulungkot ang ating pamilya. Or, di ba, kung salbahihin man tayo, talagang madidepress yung mga tayo, kaibigan kasi, natin. Kasi ilan lang tayo sa 31 million na nagtiwala at bumoto at tayo tumulong pa noong nakaraan, di ba? Na kailangan natin ng kasagutan. Alam mo, Lon, yung nag-head di umano ng extraction na yan. Sino ba yan? Yung nag-head niyan, eh isa din siya sa 31 million. Oh, totoo, niniwala ako. Na kasi ano para sumunod siya, di ba? Oo, na ano rin siya, nabudol din. May pangalan ka na ba niya? Ako may pangalan na. Pwede, share mo na. Kasi banggitin ang pangalan pwede, niya. Kasi pag binanggit mo pangalan niya, baka naman siya magsalita. Sa mababanggit po namin palang pangalan, kayo po ay welcome. Bukas po ang pinto ng third floor para po kayo ay makapasok at makaupo at makapanayam namin sa side ninyo. At makapagbigay kayo ng inyong panig, mm-hmm, komento, reaksyon, mm-hmm, at suggestion. Itong dalawang mataas na opisyal na to, na ang hangarin nila ay masunod ang pinag-uutos di umano ng unang ginang. Na asawa ng Commander-in-Chief. Na asawa ng Commander-in-Chief na dapat e boss nila. At sa bibig ng Commander-in-Chief na yon, narinig ang utos na yan. To obey and to deliver, sinunod nila si unang ginang. Di umano. Oo. At na-deliver ng mga mama. At ang nang maayos ang operation noon. At malaking bagay sila para patotohanan ito o itanggi o pasubalian. Sino ang head di umano ng naganap na extraction na yan? Ito ay si Colonel. Nagbulunan ako, Marlon. Tubig. Sino-surprise yung mga ka-third floor natin? Hindi. Colonel Ferdinand Marcelino. Oh, magaling yan ah. Ang balita ko. Ano hindi magaling, Marlon? Oh. Cavalier awardee. Recently lang yan. Recently. Ibig sabihin, para mabigyan ka ng ganyang mataas na award. Meritorious. Meritorious. Oo. Base yan sa mga skills mo at performance mo in the past. At galing mo. Sa ano ang award niya, given by PMA, ito ay tinatawag na Cavalier Award for Special Operations. At naibigay ito noong February, nito lang, 2024, talaga? February 17. Eh, Cavalier Award ka pala, bakit naka-floating ka ngayon? Yan po, Ano bang basihan para i-appoint o tanggalin ang isang opisyal? Na lalo kung may ganyan ka namang credentials na... At yung mainit-init pa yung pagiging Cavalier awardee mo, tapos kuya lang mainit-init, saka kuya lang ka inawardan, saka kasisik pa kayo. Oo, di ba? Alam mo pa, Lon, habang siya ay physically, di umano na nasa Turkey, ginagawa ang extraction, ang ulo niya dito, he made sure na maayos at gawing legal lahat. Maayos, discreet. Hindi magkakagulo, safe yung mga package. Uh-huh. At yung mga talents na nandun. Floating din.
or floating or retired na. I'm not very sure, sir. Sino to? Ito po ay si Brigadier General Marceliano Kit Teofilo. Teofilo. Alam ko yan yung ISAP chief? Yes. Oh. Chief, so, invited then, po. Hello po. Nagtatanong lang po kami at sa Colonel General Teofilo, sir. Sa kay Colonel Marcelian, tatanong lang po kami. Baka naman po gusto nyong i-share yung... Inyong side ng story. Oo, kung ano talaga ang extraction. Una, totoo ba may extraction? Pangalawa, kung totoo, sino talaga nag-utos? Pangatlo, at ano ba talaga buong detalye ng extraction? Oo, kung maliman po ang sinasabi namin dito... Pakitama po kami. Pakitama po kami na marinig mula sa inyong mga bibig ang totoong istorya. Kami at, po, masama din ang loob namin para sa inyo na kayo na... mga kataas-taas ng opisyal na ganyan, eh parang binaniwala nila at ginawa nilang floating. Alam masakit yun, masakit yun. Alam mo, Lon, parang sa atin, di ba? Oo. Na nagtrabaho ka lang. Nagtrabaho ka lang, ginawa mo naman lahat, di ba? At hindi ikaw ang tipo ng tao na sumisweldo ng walang ginagawa. Correct. At ginawa mo ng lahat, matapos kang pakinabangan, para kang basahan, na tinapo na lang na para, di ba? Dahil marumi ka na eh. Kasi pinampunas mo na sa dumi na nila, di ba? Eh. Sana, no? Sana General Teofilo, boss, saka kay Colonel Marceliano, mga bossing, alam namin, kaya hindi nyo narating yung mga ranggo nyo. Dahil alam namin, kung sa tapang at tapang din lang, mayroon yan, sobra-sobra diba? Pa. Baka pwede pa kami manghiram ng tapang sa inyo. Sana matapang din ho kayo na sagutin tong issue to. Diba? Kung alam niyo ba talaga tong extraction? No? Baka parang ang sobrang tapang din natin na binanggit yung mga pangalan nila, di ba? Hindi, pero siguro naman professional yung mga mama para pag inita mga bossing ha. Nagkukuwentuhan lang kami rito at nagtatanong. Kami po ay nais magpahatid ng aming intention na kung kami po ang kailangan pumunta sa inyo, mas nanaisin naman namin po na kami po ang pumunta sa inyo sa convenience po ninyo, kung saan po you feel safe, kami po ay pupunta kung handa na po kayong maibigay ang side ninyo ng storya. Tama? Sana, no? Sana, winning sana. Ako nun, winning ako. Rin. Winning ako, rin. Ako. Ako rin. Kasi ito yung mga gusto rin natin mangyari sa ating channel na hindi natin nais na laging kuro-kuro or laging opinion ang naibibigay natin. Gusto rin natin maiupo or makuha ang panig ng topics natin, ng subjects natin para mas makatotohanan ang pagpapahatid natin ng balita at ng impormasyon sa ating manonood. At sigurado rin ako bilang mga magigiting na opisyal ng kasundaluhan, meron din silang mga pangalan na inaalagaan at totoo meron naman silang pamilya na alam ko tinitingala sila ng kanilang mga pamilya na hindi dapat masira. Loon, hindi lang pangalan yan. Meron din silang ginugol na maraming taon na chine-cherish dapat nila sa huling sandali ng, let's say, retirement nila, di ba? Pero para ganyan na... Nasira ay, dahil lang sa pangingialam ng isang nilalang? Nilalang na walang mandato. walang mandato over them na correct. Pinagalaw nila ng ganun ang para nilang nilaro, di ba? Correct. Hindi correct. Kasi ganun yun na meron akong ranggo, meron akong award na inappreciate naman ng mga kasamahan ko, pero pagkatanggap ko noon, kinabukasan floating ako. Sakit nun. Marlon. Sakit nun. Dumalakad ako sa hallway na yan na parang lutang ako at walang ginagawa. Sakit nun. Saka yung Colonel Marcelino. Si... Matapang yun. Alam mo, pareho sila ng pangalan eh. Marceliano Kit Teofilo. Tama isa, ko ba? Marcelino. O, tapos yung isa, Ferdinand Marcelino pala. Apelido niya. Si General Kit Teofilo ba yung ayaw paupuin nun sa ISAP? Yung yes. Sa message ni ano? Yung sa message kasi ni ano, diba? Di umano, na boses ni Social Secretary Bianca Zobel, na sinabi niyang huwag munang galawin kasi he was due to become ISAF chief. Oh, eh, ano ngayon ko siya? Dahil alam, bakit? No. Dahil alam nila na magaling to, may paninindigan to si General Teofilo, yung ba yun?
kung gagalawin nga naman at mag-iiba ng liderato, magugulo? Magugulo ang official papers ng mga taong pinadala. Paano official papers? Hindi nga official yun. Well, they made sure na maging official. Ah, yun, sa bagay, dun nga pala magaling doon, yung ano. Dun, well, di ba sinasabi na, sabi rin naman sa audio video na ano, ay sa audio voice yun na, I'm good at that. Yan, ganun, di ba? Kung totoo, ha? Alam mo, Lon, paano hindi mo masasabing somehow totoo talaga to? Ang PH ambassador to Istanbul at that time. Sino to? Alam mo, ni-research ko based on the dates. It is Ambassador Mariel Algabre. Okay. Umaray sa operation. Ah, talaga? Umaaray siya sa operation. Please, paki-confirm po kay ni Colonel Marcelino or ni General Kit Teofilo na mayroong ganitong aray or pag ano yan, pagsuway na it's not official what they're doing. Yes, kini-question niya because it's not official. Sino uli yan, Ambassador? Ambassador to Istanbul. PH Ambassador to Istanbul, Ambassador Mariel Algabre. Uy, baka katulad nung dalawa ni Colonel Marcelino at saka General Kit Teofilo. I don't know if she's still incumbent. Kaya nga, baka gusto rin ni Ma'am ba siya, Ambassador? Ambassador Mariel. Na, ano, ni Amba na magbigay rin ng kalinawan tungkol dito. Alam niyo, para sa ikalilinaw ng lahat, di ba, kung ayaw magsalita ng ating unang ginang, baka pwede niyo na hong pangunahan, linisin niyo yung pangalan ng unang ginang. Alam mo lang, another painful truth dito is, hindi lang pala yung mga anak ko yung gusto ko doon. Kasi yung gadget kung saan di umano nakasave ang lahat ng ebidensya ng illegal transaction so, na involve yung so nangyaring extraction nasabi. Hindi lang dahil sa obsession. Obsession, crime of passion. Crime of passion. Well, matawag natin crime of passion pero passion to get the gadget. And you know, talagang yun lang ang umiikot na kwento. Sana ikot na kwento lang ito, Marlon. Ano pa talaga man nung iPad? Baka naman... Di umano, ang sinasabing tablet or iPad, hindi ko alam kung iPad Apple or smart tablet. Hindi. Ito, tanong lang ha. Siyempre, andyan na rin, di ba? Yung anggulo. Ano ba laman nun? Una, sex video ba yan? Tatanong lang ha. O, baka pulburon video rin to. Alam mo, ang sex or, video ngayon, mababaw na yun. Or, baka kalakaran sa negosyo na... Illegal? Baka, di ba? Baka nagtatanong lang naman tayo. At Sir Francis, Sir, katulad doon ng panawagan namin kina Colonel Marcelino, General Teofilo, kay Ambassador Mariel Algabre, baka kayo rin, gusto nyo na rin speak up. Yeah? Speak up, stand up, pick them up. Pick them up. Yan. Para ano, boss, malinaw din at malinis ang inyong pangalan. Oo, sa lalo. Sir, ha? Pangalan ng inyong mga anak. Balitang balita, dapat pakisagot nyo na rin, ha? Balitang balita, marami mga kontrata kayong nakukuha sa ako sa representative, ha? Hoy, baka naman. Hindi, kontratista siya, eh. May tinatawag na AAA na contractor, pero ito, quadruple. Ano yung AAA? Ano yung Green Hills? Kasi, hindi, Marlon, battery. Hindi mo na matatanong sa akin. Eh. Meron akong talaga? AAA ano, yung quality na... yung mga pikit? AAA quality na wallet? Ito yung pondo nila at kaya may kakayahan silang mag-budget ng isang proyekto. Di umano, ha? Di umano. Na matapot. Multi-million project. Pagka quadruple, sobra pa eh. Sabi sa akin, ano yung AAA? Quadruple. So, sir, nagtatanong lang po kami, wag ko kayo maano at... Sa pagpapakilala mo sa kanya, pwede siyang bumili ng bago o maraming iPad pa nga. Totoo naman. Eh kahit ikaw, sa dami ng gadget mo. Di ba? Tayo pa ba? Baka hindi yung ang kaya lang natin, kumuha ng orchestra nasa likod natin, di ba? Malita bagay. Hindi, Lon. I think it has to do with the files na nakasave sa nasabing iPad. Okay. Bagong angulo to pa, interesting. Ibig sabihin, hindi lang extraction ang dapat malaman dito kung anong punot dulo. Bakit nagkaroon ng extraction at dapat malaman dito kung totoo bang may hinahabol na gadget. Nasaan na kayo at gadget? Bakit hinahabol yung gadget? Ang tanong na kung kaya.
Kaya ang tanong ko nga kanina, baka naman napunta na kay Ma'am Maharlika. Ma'am, ano po ba balita nyo? May naririnig ba kayo sa inyo? Ganyan, di ba? Madam, may part 2 po ba? Oo, di ba? Ang dami na. Is it related to this part 2 thing? O baka kasi naman, part 1 lumabas baka naman yung gadget na yun ang gamit sa AI, ha? You can do any, you can use any gadget for AI now, but why go to Turkey and specifically get an iPad from someone? Ano ang meron sa iPad na yon? Ay, ambot. Ay, ambot sa imo. Hindi AI. Ay, AI. Ay, AI. Ay, ambot. So, alam mo, sa init na mga issues na ito, Marlon, nagbukas ka ba ng TV kanina at nagbasa ka ba ng news? Alam mo kung ano ang nasa Congress hearing ngayon? Ano? NLEX traffic. Pati yun? Bakit yung nakaraan Semana nung Santa? Anong ang solusyon dyan? Ano? Huwag nang pauwi ng mga taga-Maynila ng kanika-kanila. Hindi, seryoso ka dyan? Meron, pinapa-imbestigahan meron, sa Congress? Meron. Oo. NLEX traffic. Marlon. Ah, hayaan mo pa. Pag ako naging speaker, ha? Pag ako naging speaker, ang unang-unang papa-imbestigahan ko itong extraction. Alam mo, pag ikaw naging speaker, unang-una ka sa listahan ko ng ano, tanungin mo, most talkative pupil. Noisy, parang noisy, the blackboard. Noisy, no? Noisy pupil. Ba't alam mo, ganyan na ako? Hindi, alam mo, nasa alam. Noisy pupil ako ngayon. Oh, wow. Hindi, alam mo, manggit ko. Parambol. Si Miss Pam po ay valedictorian? Hindi, ah. Ano? Sumakong loud, eh. Wow. Joke lang. Wow. Hindi, hindi, hindi. Yun ang sinasabi ko, Marlon. Napakatibay ng ebidensya na merong extraction because of the audio messages na nagsilabas. Oo. Kahit paano natin i-deny na hindi yon boses ni ganyan, hindi yon boses ni ganyan, hindi yon si ganito? Siyang siya eh. And napaka-sensitibo na itong extraction na issue dahil ang nag-uutos dito ay isang civilian at asawa lang ng isang commander-in-chief. Yes. At ang ginamit na pondo rito, resources ng gobyerno. Gobyerno. Diba? At dahil dun sa mapangahas na extraction, mabuti na lang wala nang hindi naging madugo, posibleng magkasira ang bansang Turkey at ang bansang Pilipinas. Yes. Ang ngayon na mabigat, may ganyang issue, parang nilagpasan ng Kongreso, no, para imbestigahan. No? Mm-hmm. Tapos mas pinagtutuunan ng pansin yung NLEX. Traffic sa NLEX. Traffic sa NLEX. Although ang dapat i-address talaga yung problema sa ano, yung traffic. Totoo naman yan, Lon. Pero ito ay... Para imbestigahan mo pa? Hindi na ito isang... hindi, it's not a unique issue wherein you need na bagong batas para isa lang ito sa Senado o sa Kongreso in aid of legislation. Marlon, ano ang isa pang matibay na issue na tinabunan na ng husto na sa Congress din naman nagsimula? Ano? Smuggling. Sabagay, no? Remember, when Representative Swan Singh mentioned the name of Michael Ma as one of the players... Special envoy. Who is na special envoy na ngayon to na China. Speaking of special envoy to China, meron ding isang nababalitang kasama sa extraction. Ha? At pwede rin patotohanan nila Colonel Marcelino, General Chopilo, Ambassador Algabre, at syempre pwede rin itanggi yung may-ari ng Cherry Mobile, kasama rin daw siya ron. Meron pa ba ng Cherry Mobile? Meron. Si special envoy daw siya ngayon. Si Maynard mo. Uy, nung sir, campaign. Normalis po, baka ko gusto niyo rin mag-ano. Gusto niyo rin magbigay ng side niyo po. Open po open ang third floor studio. Kasi ho, naririnig ko ang pangalan niyo. At sana... Bilang mataas na tao, may pangalan sa ating society, opo, sa ating community, opo. Sa mundo ng mga negosyante, opo. Baka po gusto nating ma-clear tama. Din ang name natin. Tama. At baka po, tama. Kung hindi man po kami ang platform na gusto ninyo, kung saan ninyo gustong ipahatid ang inyong statement, nandyan po ang kapartner nyo po, ang malalaking mainstream media. Tama. Nandyan ang ABS-CBN, GMA, tama. Inquirer, Tribune, or lahat saka po yan. Saka napakaganda po ng cellphone nyo, sir. Alam mo, nabigyan ka ba? Oo, nung nakaraang campaign. HQ, meron. HQ, meron. Yung color red, tapos may BBM. Akin, oh, may BBM. Oo. Nabigyan narinig lang kung dami ng name nyo. Totoo rin kaya, kasama rin kayo, sir. Oh, please, sa lahat po ng nasa banggit naming mga pangalan, kami ko ay walang malisya or intention na kayo ay siraan. Opo. Sa ngalan po ng pantay na pamamahayag, kailangan po naming masambit ang inyong pangalan. Kayo po ay kumatok sa aming messages at magsabi ng inyong statement, ito po ay babasahin namin. Opo. Kung kami po ay nagkamali, kami po ay tatanggap ng aming pagkakamali
ito po ay para lamang din naman na maibigay ang impormasyon at maitama kung ano yung mali. At ang itatanong lang naman namin, totoo bang kasama kayo? Yun lang naman po. Or totoo bang alam nyo to? May nalalaman kayo rito? At totoo ba talaga yung nangyaring extraction? At totoo ba talagang inutusan kayo ng unang ginang? At gano'ng katotoo na bukod sa mga bata, may nahabol na gadget? At kung may nahabol na budget, tatanong lang po gadget, gadget. Kung may nahabol na gadget, ano po laman nun? No, bakit hinahabol? Diba? So, kasing halaga ba to ng pagmamahal sa mga bata? Oo nga eh, no? Although, kawawa yung mga bata, naawa ko. Kasi kung, masakit yun. Kasi kung if it's a family affair, at halimbawa, ang unang ginang ay nanay din. Mm-hmm. Ang unang ginang ay may tatlong anak. Mm-hmm. Ang unang ginang ay, ang picture niya ng kanyang family is very perfect. Oh. They're very together. Oh. Pero para tulungan mo na pagpahiwalay ang mga anak sa kanyang ina, sa batas, Marlon. Masakit yun. Masakit yun. Sa batas, ang minor. Masakit yun. Ang may custody ng minor. Nanay. Hanggang 7 years old. Tama? Totoo. Hanggang 7. Tapos, pagka mga 8 years old, maring mali ako, hindi ako abogado. Pagka 8 years old, pwede nang tanongin ng mga bata. At kung kaya nila nilang makapili, at kung sino pilian nila, sila ang legal na sasamahan ng bata. Tama ba? Si Mrs. Then, yung asawa ni Mr. Chua, nanay ng mga bata, na-contact na ni Ma'am Marlo? Hindi, parang may middleman na nagpadala ng statement ni Mrs. Oo. Para basahin ni Madam. Oh, Ma'am Marlika, pakitanong na lang po kay Ma'am, kay Mrs. Kung totoo, may nahabol bang gadget? Ma'am, inutusan ka? Hindi, paki ho. May paki. Ma'am, i-rewind nyo po, ma'am. Konyatan ko na. Patanyo ako, ma'am. Paki, may paki po, may paki. Kasi ho, siyempre, mas malupit ang power nyo dyan, ma'am. Mas malaki yung resources nyo. Alam nyo, ma'am, kami po ay bilib na bilib sa inyo. At hanggang ngayon, walang hanggang pasasalamat ho. Dahil unti-unti ho, yung subscriber namin lumalago. Dahil doon sa inyo at marami rin o kaming natututunan sa inyo, ma'am. Pero kami po ay nagdadasal at humihingi po sa inyo ng request na kayo po ay laging mag-iingat dahil sa sobrang tapang ninyo, ng paninindigan ninyo at pakikipaglaban ninyo sa kapwa ninyo Pilipino at sa bansang Pilipinas, kahit lagi nyo sinasabi ligtas na kayo dyan, masarap na ang buhay nyo dyan, hindi na ho dapat kayo nakikialam dito, patuloy nyo po pinaglalaban at pinagtatanggol ang bansa natin. Saka ma'am, yung blood pressure ha? Baka tumaas. Joke lang po. Yan ang third floor studio. Na muntik mapisa yung pigsa ako dito nung isang gabi. Dinutot-dot ko yung ano. Halim-dali ako sa kanya. Gamit pang map. Yung mga staff toy. Staff toy. Pero nawala yung stick mo, ma'am. Yung ganun mo. Yung Harry Potter wand niya nawala. So, ayun nga mga ka-third floor. Base nga doon sa impormasyon na nasagap namin at nasabi sa amin, ang extraction hindi lamang para makuha ng ama ang kanyang mga anak. Ito rin dahil meron siyang gustong i-secure na gadget na hawak di umano or nandoon di umano sa Turkey. Dahil ito, di umano ay naglalaman ng mga ebidensya ng mga illegal transaction na di umano again involve ang ating unang ginang at ang ating nakaupong presidente. At bukod doon sa bagong impormasyon na nakuha namin na tungkol sa tinatanong naming gadget, may mga pangalan na hong tinukoy. Mm-hmm. Si Colonel Ferdinand Marcelino, na di umano siya naging team leader doon papunta para i-execute yung extraction sa Turkey. At syempre yung boss niyang si Brigadier General Marciliano Kit Chocolo. At question sila, di umano, ni Philippine Ambassador to Istanbul, Ambassador Mariel Algambre. Alam mo, Lon, sa pagkakaalam ko, retiring age si General Teofilo. Siya? Oo, ang pagkakaalam ko. Pero alam mo, ang bata pa, si Colonel Marcelino. Bata pa rin. Bata pa. Oo. Bata pa. Halos kaedad lang kami. Wow. Oo, oo. Bata pa nga. Hindi po siya pwede. Ano, wow. Nakita mo na. Kaya naman, hirap sa'yo pag napuri ka ng konti. Nagtiki-off ka eh. Hindi.
alam mo, ang gusto, ang hiling lang naman natin dito sa mama na sumunod lang darling sa utos. Darling of the press yan, ha? Ah, si talaga? Maraming kaibigan media yan. Colonel Marcelino, boss. Baka naman, kung ayaw nyo po sa third floor studio, sa mga kaibigan nyo na lang muna media. Oh, talaga, since darling of the press naman siya. Oo, maraming. Alam mo, kung hindi ako nagkakamali, nakita ko siya minsan na tumambay sa ano, sa National Press Club. Oo, talaga. Oo, palakibigan sa media yan. Oo. Palakibigan yan. Sigurado ako. Safe tayo sa kanya, mabait pala eh. Boss. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman patola sa mga sibilyan niya. Dahil, tayo naman nagtatanong eh. Oo. At professional naman sila. Alam, dahil nga sa nabanggit natin na bata pa, ikaw ay Cavalier awardee, tapos ikaw ay nag-deliver ng tama at nagawa mong almost perfect ang sinasabing extraction na yan. Nakuha mo ang kailangan mong package. Safe, walang patayan, walang anything. Well, legal or illegal, that's another story. Alam mo, deserving yung mama. Naman. Deserving niyang meron may siyang pwesto. Oo, at saka may balls yan. Pero, ang mama ngayon ay naka-float. Boss, from ISAP napunta sa Philippine Navy. And then, biruan yun eh. Pagka, ano ka na yun? Philippine Navy, floating. Floating. Biruan yun. Sa mga hindi nakaka-relate, alam po yun sa salitang militar, salitang pulis, saka sa mga nagko-cover ho na mga reporters. Alam mo, Lon, sa nga panahon ngayon na may nakaambang gera, na naririnig-rinig natin, hindi ganyan ang paraan para i-motivate mo ang ating mga uniformadong opisyal. Hindi yung ganyang ifo-float mo. Hindi yung ganyan na naiisang tabi mo lang at i-discredit mo. Nakaka-low-moral, no? Nakaka-low-moral. Nakaka-demoralize yan, no? Ibigay nyo yung tama, ibigay nyo yung question. Huwag nyo pong i-agitate, di ba? Huwag nyo pong parusahan ng hindi naman. Alam mo, pupusta ko ang mamang yan, ang maginoong yan, mas gugustuhin niyang makita ang sarili niya sa korte para malaman niya kung ano ang naging kasalanan niya. Pwede. Kesa ganyan na floating siya, pero clueless siya kung ano ba talaga ang nagawa niya. Pwede. Diba? Pwede. Na ano, parang naapektuhan ako, nagiging emotional ako. Kasi parang naalala ko yung hindi sila makapanlaban. Tinanggap nila kung ano yung binigay na kapalaran sa kanila. Na hindi naman malungkot. Nila kapalaran, malungkot. Pero sinulat ng ibang malungkot. Tao para sa kanila. Malungkot. Nakakalungkot. Malungkot. Lalo, kung ang nagdesisyon nun, ay hindi naman commander-in-chief mo. Kundi ang nagdesisyon, ay di tapos, umano, asawa lang ng commander-in-chief. Wala kang ngayong marinig dun sa na commander-in-chief mo na anong totoong nangyari, kausapin mo ko, ayusin natin. Wala, Marlon. So at muli, huwag magagalit ang First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi ho mga ganitong kwentuhan po, ma'am. Nag-hi. Kung nagsasalita lang po kayo para pasubalian ito o patotohanan ito, wala hong mga ganitong kwentuhan. Huwag rin ho kayo magagalit sa amin. Ganun din ho, kina Colonel Marcelino, kina General Kit Chopilo, sa mga pangalan pa ang binanggit namin kanina. Saludo po kami po, sa inyo. Sana po. At umaasa po kami na isa sa inyo o karamihan sa inyo ay magbibigay ng kwento kung ano talaga ang tunay na nangyari sa extraction issue. Saka sabihin, first, finalize it na ano ba, naging totoo ba to? Ito ba ay extraction? Nagkaroon ba talaga nito? Naganap ba talaga ito? Ito ba ay talagang tinawag na extraction? Yung activity ba, dahil sa illegal siya, extraction talaga? The sound of it kasi is already so illegal. At tama, oo, kasi illegal kasi ginamit ang resources ng gobyerno, ginamit ang ISAP, tapos ang nag-utos ay hindi naman ang commander-in-chief. Tapos wala namang malinaw na coordination. Dapat malaman din kung may malinaw ba na coordination o walang malinaw na coordination sa pamahalaan ng Turkey. Uy, noon, baka sabihin nila we're being unfair, no? And we're being bitter. Okay. Bubuksan... Takot ako bigla. Buksan din ba natin ang paanyaya kay Unang Ginang at Presidente BBM na maiere at magamit ang ating plataforma at maihatid sa ating mga followers ang kung kanilang papalarin, story. Kung papalarin, di ba? Saan gagawin? Pupunsa? Tayo ang pupunta? Baka di na tayo makauwi, Marlon. Hindi ako kung, alam mo, kung kahit naman hindi sa atin, isang malino na pahayag lang na to kung, put a stop to everything. Oh, mabigyan tuldok ito, yes. Matuldukan ang istoryang ito
At matuldukan din ang issue ng pulburon, matuldukan ang issue ng smuggling, diba? At matuldukan ang issue ng bakit araw-araw may nananalo sa loto. Anyway, ang issue ng illegal drugs ay napakadaling mismo i-discredit. Mr. President! Black, yung hashtag, drug test now. Tuloy tayo sa hashtag, please, ha? Hashtag drug test now na. And that simple. It will put a stop to everything. Speculations, yung mga aligasyon na yan, makiklear yan. Magbigay ka lang po ng isang test na ikaw ay negatibo sa illegal na drug. And alam ko po, merong isang magpapauso uli ng challenge, ha? Ay, wag muna tayo kaya ngayon. Saka na, okay. Okay. Mahaba na to? Medyo mahaba na kami. Anong naka ilang minuto na to? Mag-iisang oras na pala tayo. Tayo po ay magbasa na. Basa. Teka lang, ha? Sorry, haba ba ng kwentuhan namin? Ang haba na ng comments. Sabi ni BMB, Rico Blanco at Julia, G, ganyan ba ang kampo ng fanatiko ni Marlica? Inaway tayo. Saan? Sino yan? Si BMB. Kampo tayo? Rico Blanco. Okay. Kayo po ba yung kampo ng fanatiko ni Marlica? Kanina po kayo kampon kung kami po ay kay Marlica. Bakit insecure si Lisa kay BP? Sabi ni The Elite. Grabe, nababardagulan kay Rito. Alex Abisilla, kawawa naman mga anak ni Bangag. Hindi ko nakikita nagtitiktok. Oh, kay, may nagpakulay po si Arcelia Zenia. Maraming salamat po. Thank you sa pakulay. Andy Gabiola, hashtag drug test now na. Thank you, Andy yun, Gabiola. Salamat. Manang Mary, drug test now na. May pakulay pa. Eunice, sino eh? Biniting kami ni Sir, sino magpauso? Sa susunod po na upload natin. Kaya tayo sanay, magbitin. Maria Jenny Pedrover, hashtag drug test now na. Firefly, simple silent but I shine. Hashtag drug test now na. Kay ma'am ba o, basta kay Arlie Mars, thank you sa pakulay, watching from London. Been watching you guys, team replay, lagi. First time makachamba ng live, amping mo. Pirmi and God bless. Meron thank na you. Kolon. Kay Mr. Danilo Galvez, pati kayo third floor, pinapahina na ang YouTube nyo at signal. Ha ha ha. Second na kayo kay Marlica. Alam nyo, Mr. Danilo Galvez, nararamdaman din naman po namin na medyo humina po ang aming traction sa viewing, sa views. No, medyo humina din. Pero kung kayo po ay... Nagagawa ba yun? Baka. I don't know. Pero kay Mr. Danilo Galvez, kung kayo po ay natutuwa dyan sa ganyang pangyayari, ano pong ginagawa niya dito at nagpapaka-stress kayo sa pinapanood niyo kung ayaw niyo naman po pala kami pinapanood? Hindi naman siguro naman hindi sarcasm yung ano. Hindi, nag-hash eh. Baka lang na ano siya na, anyway, bigyan natin siya ng benefit. We'll give you the benefit to the Mr. Danilo Galvez. We love you. And thank you for watching. Ikaw naman, bitter na, patola pa. Sorry na, sir. Inom na lang ako. Cheers po. Inom na lang ako. Adobo Rider Italian. Hashtag drug test now, watching from Pavia, Italy. Wow. Maabot tayo hanggang Italy. The Elite. Troll po yan, si BMB. Oh, okay. Good luck po. And hello po. Sino to? Georgina. Ikot ng ikot yan si BMB kanina pa yan. Ah, okay. Alam mo, BMB, boss, kung sino ka man po, ang panawagan lang naman ho namin, samahan nyo kami, manawagan na tayo na magpatractice ang Pangulong Bongbong Marcos para matapos na ho ito. Alam mo kay Mr. BMB, kung kayo po ay bayarang troll, tingnan nyo na lang po ang nangyari kina Colonel Marcelino at kay General Kit Teofilo. Sila po ay gumawa at sumunod lamang sa utos, pero ginawa pa rin sa kanila yung ganyang pinload sila, yeah. Na float sila. Kay Ma'am Emily Boca, salamat po sa pakulay. That means to say, na at the end of the day, hindi po kayo yayakapin ng taong ipinaglalaban ninyo kung kayo po ay nasa bingit na ng kamatayan. Yeah, so, di ba? Opinion nyo yun, saka baka naghahanap buhay. Sige na nga. Yeah, di ba kapag mas bayad yata sila kapag naka-engage. Engage na tayo. Yung control number po. Wala ko talagang control number. Ito ba sa PIDEA? Daw. Kasi inawat na nga ako. Hindi natuloy. Hindi nga natuloy. Alam nyo, okay, sige. Sinagot namin yung tanong kung nasan yung control number. Pakisagot naman po, bakit ayaw magpa-drug test ng Pangulong Bongbong Marcos? Nya, 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 nya.
Okay, S. Sardido, gusto ko mga topic nyo, Sir Marlon and Ma'am Pop. Wait, thank you po. Hi, Sir Rico Gutierrez from Baguio, si Sir, di ba? Siya yung last time na may ano. Hmm. What happened in Turkey at the behest of the behest of Isa Marcos was illegal. Pwede yung maiuwi sa international incident. Nakakahiya that it was done as a favor to a friend of those in power. Correct. Totoo naman. Correct. Ito nga yung issue ng droga ngayon, pinag-uusapan tayo rin malamang sa ibang bansa, Luan. And then imagine mo, di ba, ikaw napakahilig mong sumama sa mga estate visit, kung saan-saan mo nilalako ang bansa natin sa ibang bansa, sa tingin mo, pag nakaharap mo ang ibang leader ng international stage, pinagtatawanan ka o siseryosohin ka? Tama ka, di ba? Hindi, at saka, alam mo, Malo. Hindi lang ito yung mga issue na bilang presidential couple. Alam mo, isa pang, ano, na medyo kakaibang issue, yung alleged jombagan. Diba? Na, di ba? Presidential couple, may ganun balita na dapat yung mga ganito outright sinasagot. At hindi po kayo ang apirito. Kasi may nagsabi, kawawa raw ang, ano, inaapiro sila. Hindi ho, kung sinasagot lang mo ito ng derechahan, wala rin mangyayaring ganito. May bardagula, no? Nagtatayo ng salata, tapos ito, may nagsasagutan. Relax lang ho kayo. And thank you sa mga nagtatanggol sa amin. Maraming salamat po. Doon naman ho sa hindi natutuwa sa amin, maraming salamat din po. Oh. Si Sir Danilo kasi lagi naka-all caps. Tapos, ayan, nag-explain naman siya, Danilo Galvez. Oh, ayan, sabi sa iyo eh. Natutuwa lang ako dahil sinisira kayo ng PCO, alam nyo na. Okay, thank you. Sorry na po, sorry. Sir. O, hingi kang kiss. Kiss mo. Ramon, totoo naman ito. Naramdaman ko yun, Marlon. Naramdaman ko yung pinaikot mo ako sa iyong pala. At least ganyan kasi sero yung pagingi ng paumani ni Miss Pam. Sorry naman. No, Cherry Hernandez. Issue, eh. Cherry Hernandez, hashtag drug test BBM now na. Uy, sana yung mga kaibigan nating OFW sa ano no, sa iba't ibang panig ng mundo. Palaganapin muna natin tong hashtag na to kasi wala naman ho tayo ibang motibo kundi ang drug test lang naman ho talaga ang tunay na makakasagot doon sa akusasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte na bangag daw ang Pangulong Bongbong Marcos at mapapasubalian po ito kung magpa-drug test po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong masama ron. Kaya, doon sa mga nagagalit, troll, elihiti mo ang aming panawagan at ang unang nananawagan ay ang dating Pangulo ng Bansa. Ito Marlon, meron ako dito. Lighthouse keeper, takot si Miss Pam pumunta doon para interviewin si Lam. Hihihi. Alam niyo ho, hindi po nakakatakot si Lam. Mahirap lang pong magtiwala sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Yeah. Di ba? Hindi nyo rin po kami masisisi kung kami ay may trust issues. Di ho ba? So, hindi po ako natatakot sa kanya. Ako po ay minsan ay giliw na giliw sa kanya. At gusto ko rin pong maniwala na minsan naging giliw din siya sa akin. Kasi siya ang nagtawid sa akin at siya ang nagrekomenda sa akin na sumali sa campaign. Nakakalungkot lang no kasi dati-dating magkakasama ngayon dahil nakuha na yung pwesto. Ayan na, tiwiwib na tayo. Nakalimot. Tiwiwib na. Nung panahon na, basta hindi ko naman pwede palang masabi na ano. Bagman, shout out host. Alin to? Sorry? Parang. Okay. Nakir to ano yun? Said. Tama, ayaw magpa-drug test. Ayaw pa niya sagutin ang lahat ng binabato sa kanya. Alex Abisilia, ayaw pa-drug test kasi nga, positive. My God, I hate dead drugs. Hi, Sharja. Oh, no. Si nawala na yung classic na ano, no? Na, my God, I hate my God, drugs. I hate drugs. Lagay mo kaya yun sa ano, no? Sa isang, ano natin? Yung isang video na yun, no? Hindi, gawa ka mo ng soundbite. Ikaw ang ilalagay ko. My God, I hate drugs. So, yun. Nita Magalang, Sir Marlon and Madam Pam, happy naka-live ako. OFW from Rome, Italy. Wow. Leslie, good PM, watching from Davao City. Kababayan ko sa Davao. Inday Ides, thank you po. The Elite. Ay, Inday Ides, maraming salamat po. Manang Inday. Maya Ota, hashtag drug test now na, baba ka na from Amas. Grabe. Kayo ah. Dio Jan. Uh-huh. Dio Jan o Dio Jan? Miss Pam, itong si Colonel Marcelino, ito ba yung Marcelino na pinaratangan na-clear sa Boga? Na-clear siya dyan, ha? Na-clear siya dyan. Yan yung on duty siya operation. Pinasok, in-infiltrate niya yung Shabu Laboratory.
inaresto siya ng grupo ng PDEA. Ah, so he's the same guy. Pero na-clear siya dyan. Ang pagkakalam ko, na-clear siya. Alam mo, all the more nagkaroon. Na, ibig sabihin, ganun kalalim magtrabaho yung Kernel Marcelino. Mm. Ultimo yung show laboratory na napapasok niya. Ang problema, parang na-set up. Ah, okay. Ano lang yan, parang hindi ano, ano. Doon, para din naman siya ang gawing head ng di umano extraction project sa Turkey. Oo. He must be very good, no? Oo naman. Rachel Kalaonan, maraming salamat sa pakulay. Ano? Watching here in Taiwan, madam, kumusta kayo dyan? Di ba may lindol? Nagkalindol sa Taiwan. Oo, 7.4. Miss Eleanor Shiason, kumusta po ang status nyo dyan sa Taiwan ngayon? Kayo po ba ay naapektuhan ng lindol? Kayo po ay mag-iingat, baka may mga aftershocks pa po. Oh, sabi ni Yob Asintado, maka Duterte po kayo at Kibuloy. Ano po ang dahilan nyo na hindi nyo gusto si BBM maliban dyan sa pulburon issue? Alam nyo, yung issue pa lang ng pulburon, dapat i-address na to eh. Mm-hmm. Marami pa hong dapat sagutin ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung immediate po, yung pulburon issue po, dapat sagutin. Bakit merong maka Duterte ba tayo o maka Kibuloy? Alam nyo po, dapat kung sino man po ang nagkakaroon ng critics sa gobyerno, it should not polarize you as yellow, as pink, as at bahagi ho ito. Ito, tama-tama, may tatama ko yung mali ko na karaan sa definition ng democracy. Bahagi ho ito ng demokrasya. Dahil ang meaning ho ng demokrasya, at sinabi ko kasi, democracy is for the people, by the people, for the people. Di po, democracy is for the people, by the people and from the people. Oh, well. Hindi ko na political science 101. Hindi ko na alam yung mahirap po naglalay. Mahirap naglalay. Tapos nabubulol, tapos pagka na sa, at pansinin niyo ako, mas mabilis ako magsalita kaysa mag-isip. Ay, nung isang araw din pala, 'di ba? Nagbasa tayo ng isang article about Rolling Stones na matagal na palang na-debunk. Uy, sorry, huro na. Fake niyo siya. Kami po ay humingi kami ng dispense sa forum. Pero yung moment na yun na na-call out din tayo noon, inano naman natin, may retract naman wait, natin. Oh, may adso. Oh, alam niyo nagagawin niya. DSA. Ay, ginagawa lang namin joke. Pero syempre, di ba, kung gusto niyo skip, may kilala nga ako, ini-skip doon. Napagalitan ng asawa. Bakit di may skip? Pwede hindi kikita si Marlon saka si Pam. Di ba? Thank you sa support, ha? Thank you. Nakilala ko siya ng ibang tao. Yeah. Parang mas gusto ko siyang ganun. Anyway. Ganun ka na lang. Adi Gabiola, hashtag drug test, BBM na una. Gracia Digal, Marcos resign. Sabi, meron din kanina ako nabasa eh. Yung PBBM, palitan na raw ng RBBM. Resign BBM. Bongbong Marcos. Kayo talaga, no? RBBM. At tataba ng utak nyo, hindi na PBBM, RBBM na. Diba? Charity Perocho, cute nyo naman, sige lang po, laban para sa Pilipino, ma'am sir, sabi ni Charity. So kayo po, ano po ang tingin ninyo? Involved po ba talaga sa illegal na transaction ang unang ginang at ang Pangulong Bongbong Marcos para magkaroon ng ganyan na desire na merong mabawing gadget na di umano naglalaman ng mga ebidensya na makakapagpatunay nito? Pero sigurado ko hindi nakuha yung gadget na yun. Malamang. So antay natin pag nilabas to ni Mrs. Chua. Ha? Ano ba? Ano ang name ni Mama? Ano? Meron ako, nakalimutan ko eh. Anyway, nawala sa note ko, nakuha ko. May tsura si Mama. Gwapa ka ayo. Oo. Syempre naman, asawa ka ng bilyonaryo. Yes. 'Di ba? Pero I hope she's safe. Sana. I hope she's safe. Sana lahat tayo ligtas. Pati yung mga kababayan natin sa Taiwan, sana po walang apektuhan doon sa lindol. Ano status natin diyan kung mga nasa Taiwan po. Wala nang apektuhan ng lindol. At sana may nabalitaan na ba kayo na immediate na pahayag ang Pangulong Bongbong Marcos para doon sa alamin yung kaligtasan ng mga kababayan natin sa Taiwan? Yes, I saw one posting. Oh, that's good. He said, medyo proactive siya nung moment na yun, Philippines is very much willing to extend help to the Philippine OFWs in Taiwan. Saka meron tayong Meron tayong pinaka-embassy natin doon, yung MECO. Yes. Oh. Alam mo, yun naman, di ba?
kung may maganda siyang ginawa. Oo naman. Oo, palak-palak. Di ba kung nasa medyo alanganin, sitahin, di ba? Bigyan ng konting advice. Pag matigas ulo, konyak. Oo, konyak. Ganyan, di ba? So, yung ganyan pagkapalabas ng simpleng statement na yan, di ba, na-appreciate, edi sana ngayon kung nagpapadrug test, kaya baka yakapin ka ngayon. Ako, pamyari ka. Yari ka kay Sir Danilo Galvez. Sabi ni Sir Ray L. Gis, atin yan si Sir Danilo Galvez, retired AFP officer yan. Sir, i-off na lang kami namin yung... Sorry na. Boss, bata mo ako, boss, ha? Sir, Isabella, so... bata mo rin ito. Sir, tagasan ko. Nakakatawa. Uy, thank you sa lahat na nagpo-comment. Binibiro-biro namin. Binibiro sir, tagasan, kapuntaan ka namin ng Arlon. Lalaglag ko to, Pam. Lalaglag ko to, boss. Patpola kasi. Patpola, sorry na. Biro na sa Jose. Pam and Marlon. Saan mo nakita yun? Screenshot mo. Ito, screenshot ko. Screenshot ko. Wait that. Uy, haba ng ads, ha? Uy, paki-check your microphone, Miss Pam. Bakit na lagi na lang yung mic ko? Baka may naging ex ka, pangalan, Mike? Mike, boy. Ah. Kaya nalalaglag si Mike. Marlo? Sa Cornean mo, ilabas ko lahat ng ano natin materials sa Cornean. Wag. Ito si Crescencio Prado. Sir Marlon, Miss Pam, hayaan nyo ang mga trolls. Mas grabe pa dyan ang mga trolls Duterte vloggers. Focus lang tayo sa topic. Banateros, 8 p.m. maya sa SMNI. Uy, ay, oo. Oh. Ano sila every... Tuesday and Thursday yata. Si Pinoy... Ni Sharjah, kumusta ang audio ko? Pinoy vloggers, Pinoy travelers, no? Tapos yung mga ibang vloggers po. Kasama na rin ba siya sa ano? Hindi kasama. Supportahan natin yung ibang mga kapwa namin vloggers. Kasi nanonood doon talaga kami. Ako pag kami oras ko sa bahay, nanonood si Ma'am Joey, Ma'am Sas, gagaling ha? Si Sir Jojo Di Guzman, and si Princess Maui. Ah, hello! Thank you, ha? Sinubscribe mo kami, ha? Sana mag-meet tayo. Magbitayan, funny siya, no? Naaliw ako. Like her. And she's very intelligent. Oo, ha? She knows her words. Articulate din si madam. And galing. I like her skin. Ganda po ng skin niyo. Wow, para bang putis ng ano? Kalayala. Alam niyo, ha? mga schoolboy complexion. Wow! Like schoolboy complexion. Oo. Jopab, hello, watching here from Bahrain. Hello po. Jose P, grabe, finally nakaabot ako sa live niyo. Hello. Evangeline Gumawid, hi po, ma'am sir. So, paano matatapos yung ads mo? Hindi ka nakaplay. Ah, ganun ba yun? Pastilan. Sakala ko, haba. Na-off ko pala. Ay, pastilan. Pabela. Amor Victoria, asan na? Sigurado ako may hawak yung dating partner ni Chua na ebidensya kasi pinakancel passport niya. Gusto talaga nilang mapauwi yun. Uy, sabi ni mama. Alam mo, natutuwa ako sa mga, ano, sa mga... ka-subscriber natin, yung mga ka-third floor studio natin. Ang gagaling ng mga ano nila. Hindi kasi, they follow the issue and they also have their own opinion na hindi naman din natin gustong i-debunk because we're minding our own opinion. Of course, we have to respect theirs. Naman. Sabi ni Sharja, ayan, loud na po. Siguro kanina sa'yo, Pam. Ay, sorry po, pag mahina. Norma S. Go, they extracted or possibly took the two kids to use them to trade with the mother in exchange for the gadget. Oo. Talagang, ano, no, parang meron talagang gadget, no? Grabe, no? Si Aris Bongkarias, one, har. Sir Danilo! Pata mo! Alba Yulo, mamusoto, loud and clear na po, Miss Pam. Sharja, humina po ulit sound mo, Miss Pam. Malakas paghawak niyo po. Ayoko na, gigigil na ako sa inyo. Team Lord, kung ayaw niyo po, mapuna, Panginoon. Panginoon yun si BBM, sabihin nyo mag-resign na. Pero as long as public servant siya, matuto siyang tumanggap at sumagot sa kritisismo ng taong bayan. Obligasyon niya yan. Tama si Jim Lord, oh. Galing. Uy, Arlie Mars, thank you sa pakulay. Maraming salamat po sa pakulay. Dagang salamat. Ayun po, ang clear dito, Lon, is, ako lang ha, base sa mga naglabasang ebidensya na meron, naganap ang extraction. Yeah. One month, excuse. Para magkaroon tayo ng pangalan na Colonel Ferdinand Marcelino na nag-head ng activity na to, naganap ito.
Pero mas mapapatotohanan yan pag sila mismo magsasalita. Yes, so antayin natin. Again po, kami po ay nananawagan or binubukas po namin ang aming plataforma para kay Colonel Ferdinand Barcelino at kay General Kit Teofilo na kayo po ay aming makahuntahan para po mabigay ang inyong sariling side ng storya at saloobin sa mga nangyayari sa ating pangkasalukuyang ganap. Para makapagbigay din po ng mensahe na mapagpapatibay ng confidence po ng bawat mamamayang Pilipino sa nakaambang kaguluhan. Tama. Ganap. Dahil dyan, pinapabati ni Maria Jennifer Drober ang mami niya na magbe-birthday bukas. Sino si Ma'am Carolina Acuna from Las Vegas. Happy birthday po. Wow, happy birthday po, Ma'am Carolina Acuna. Baka naman po. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday po. Joke lang, Ma'am. Palabiro ko kami. Sabihin, magbigay ng kulay. Papalabiro ko kami. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday. So, yun, Marlon. Oo, yeah. Huling mensahe. Teko, marami pa. Marami pa ba? Sa Maritina, 2023. Good job po sa tapang at malasakit nyo. Sa taong bayan, lagi ko po kayo napapanood. Tatlo kayo dati. Asan na po siya ngayon? Balikan nyo po, meron po kaming pinost na video kahapon tungkol kung tap naghahanap po kay Yusek E. na reformino. Yung mga previous vlogs po namin, yung mga bago pong subscribe o kaya pag wala ko kayong ginagawa, may oras po kayo. Pagtsagaan nyo na lang kung kaming panorin at sana naman may makakapulutan kayo kahit katiting na aral. Watching from Invercargill, New Zealand. Hello, KJL. Eto, watching from Korea, good job third floor, nice opinions, wag talaga, be safe, need talaga, speak up, God bless our country, Philippines, sabi ni Morales, si Sid Dore. Bakit po third floor studio, Kent Basco? Third floor kasi po, nung nakaraang camping po, yung BBM headquarters po, kami po yung mga taong bahay doon sa third floor studio, sa third floor ng BBM headquarters. At doon po sa third floor, niluluto yung mensahe, press releases, at messaging po strategies. Ng Pangulong strategies ng Pangulong Bongbong Marcos. Doon din po natin sinosolve ang mga issue, mga problema. Doon po natin binibigyan ng mga kasagutan. At doon po niluto kung paano nabudol tayo doon sa 20 pesos per kilo ng bigas. Yes, na. So, utang mo pa sa kanila. Utang. Eh, alam niyo, ikwekwento. Kilala ko sino nagsulat doon. Basta darating yung panahon. Tatalupa natin ang buhay kung sino ba yung nagsulat doon. Sino ba yung nagsulat doon? Na pinaganda niya ng todo yung sinulat niya. Grabe, no? Na binili ng tao yung pangako yun. Natin sa hindi, marami talagang nahikayat yung anong yun, no? Yung 20 pesos per kilo ng bigas, no? Na, you know, Marlon, pwede naman sundin, doable naman. Explain lang din natin na we did not craft that PR just to parang make false hopes na ano, doable po. Meron doable pong study na ginawa doable. At doable po ito. Doable po. Ang unang-unang kailangan lang po para matupad dyan, dalawang salita lang po, political will. Tama. Ken Basco, okay, thanks po, taga TFS. TFS, third floor studio. Oh, may bago ka na. May bago ha. Galiwo, Ken, ha? Parang nakiki-DSA ka na, boss, ha? Oh, Francisco, good afternoon sa inyo, Miss Pam. Meg Lisondra, I'm starting to watch your vlogs regularly. More power. Thank you, Meg Lisondra. Uy, salamat po. Bicolanong makulit. Doon rin po ba sa opisina ng mga trolls? Ah, yung office po ng trolls, wala po akong alam. Wala po akong alam. Miss Mirna San Jose, hello po. 6988 kid, yung dating pangako, aspirational na lang ngayon. Mahina kasi. Merong interesting na tanong, Marlon. Alin to? Si Dio. Dio, Miss Pam, as part ng admin ni BBM, si VP Sara, di ba automatic na contributor si Sara sa kapalpakan ng admin? Hindi po. Iba po ang mandato ni Vice President Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. At binigyan ho siya ng pagkakataon na pamunuan bilang sekretaryo ng Department of Education si VP Sara Duterte. Pero po sa issue po ng pulboron, sa issue po ng extraction, sa issue ng agri-smuggling, sa issue ng PCSO at sa issue ng talamak na kriminalidad, paglaganap ng illegal drugs, wala pong kinalaman ang Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po, yung mali ho ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi po tama, hindi angkop at hindi nararapat na itapon natin pabalik po sa Vice President Sara Duterte. Nabanggit mo din ba yung may mga black ops against her
now na hindi siya kumikibo about South China Sea, hindi rin ho siya ang dapat sisihin. At hindi siya ang person in authority sa ngayon. Yes. Bakit natin pipilitin ang Vice President na makialam samantalang ang pangulo ng bansa bilang Commander-in-Chief, siya ho ang unang-unang dapat nating tanungin at pasagutin at papanagutin sa mga issue na lumalabas po ngayon. Hindi tayo nagagalit ha. Actually, hindi. Maganda yung tanong. It's a very smart question. Correct. Thank you sa tanong. We are happy na ang viewers natin, Marlon, are very intelligent, are very smart, very engaging. Well, merong konting nagtotroll, oo. Pero mas marami yung who are able to discern what is fake and what is not. Correct. So, congratulations po sa inyong lahat. Thank you, John. Thank you sa lahat. Marami pa to, Jay Sams, makukuha yung 20 kilos kung mga mabibili yung palay. Totoo po, marami pong aspeto, maraming elemento na dapat i-consider para makamit po ang 20 pesos per kilo ng bigas. Pero unang-una po muna ito, yung interest at political will ng Pangulong Bongbong Marcos na ito pa rin yung ipinangako niya nung nakaraang eleksyon. Dolores Samong, silence means yes. Pulburon issue. Oh, silence means yes. Janet Ban, watching from Germany. Hello! Crescencio Prado, dagang salamat Sir Marlon, Miss Pam. Keep safe po kayong dalawa. Have a blessed Easter Thursday po. Nelly Lowe, Mixed Vlogs. Hello, host. Good morning. Nakahabol. Uy, thank you. Good morning kasi. Tagasan si Madam? Oo nga. Tagasan po kayo, Ma'am Nelly. Janet Ban, watching from Germany. Keep going, Germany, guys. Hello. Watching you regularly. Jericho, Andrew, Vigets, stay safe. Pamar, may Pamar ah. Maraya Kari, bakit si BP Sarang sasagot sa mga kapalpakan ni BBM? Tama po, tama. Yun po yung sinabi namin kanya. Joey Perer, sana si BP Sarang nagsasalita. Hoy Jocel, hello! I miss you! Charot! Sa mga Pilipino, ikaw na lang ang pag-asa namin. Sino yan, Jocel? Si Jocel, ba't parang ngayon ka lang nag-online ulit, Jocel? Okay. Lanis Vlog, sana araw-araw kayo mag-live. Kung mamarapatin lang kung schedule. Kanina ho, nag-abulan lang kami sa schedule. Medyo may tinatapos yung proyekto si Miss Pam. Ako naman ho, may meeting sa labas. Kaya sabi ko, sige, salubong tayo. At nandito ho kami ngayon sa, alam nyo naman. Well, makita nyo naman ang ambience, di ba? Malita bagay. Marilu Rinostans. Hi po, anyway, watching your vlogs and live, watching from Tokyo, Japan. Ohayo gozaimasu po. Ito malayo-layo to. Donna Palaway, watching from Bulacan. Uy, Bulacan. Uy, kamusta kayo dyan? Masarap chicharon. Chicharon. And my Estrella, thank you sa pakulay. Jocel, busy sa work, Pam. Sige, magpaka-ano lang ha, magpaka-busy lang. Yung channel nyo po, pinopromote ko dito sa mga Pinoy. Sana, bukod po sa pag-promote sa channel namin, marami salamat. I-promote po natin yung hashtag drug test BBM now na. Please po. Jerry Cho Andrew, Team Pamar. Team Pamar, Pamarisan dahil... mababait at magagaling. Oh, well. Thank you. Mary Ann, watching from Washington State. Ingat po kayo. Jimmy Illustre, good job, Sir Marlon, Madam Pam. Next time daw mag-poll questions tayo. We will do that next time. Pwede na kami magpaalam. Naku, dami po papasok. Ako si Jessa Roger. Sa mga hindi ko nabasa, maraming salamat. Ito, napakalayo rin, watching from Imus. Kapitenyo rin po ako. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng 738 na nakitambay sa amin dito sa maganda naming ambience. Ako po si Pam. Ako po si Marlon. Narito po tayo sa ating segment na Mind Your Own Opinion. Huwag po nating kalilimutan ang LSS. Like, share, and subscribe. At ang DSA, don't skip ads. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Bye-bye. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.